Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to this channel. It's me again, Racquel. This will be my first ever storytime video, and today I'll be sharing to you guys how my boyfriend proposed on me. Since some of my friends and relatives are crazy asking kung paano nga ba ang naging proposal. So I decided to make this video to inspire many, especially those who do not believe in forever. But before I start, please guys, I just wanted to have a very small favor. If you like this video, do not hesitate to click the like button and subscribe if you aren't yet subscribed for more video updates. So without further ado, let's get started. Alright, after the proposal, I asked Kamil kung kailan niya ba naramdaman na yes, this is the right time to ask her. And sabi niya sa akin, after we visited Palawan, seriously, I didn't really expect na magpropose siya this month because yung plano talaga namin is yung wedding will be next year. So I thought na perhaps the proposal might be at the end of this year or maybe early next year. So wala akong ka-idea. Yung unang taong sinabihan niya about sa plano is yung mama niya. I remember kausap namin yung mama niya via Skype. There was a moment back then na nag-uusap sila in Polish language, so hindi ko maintindihan kung anong pinag-uusapan nila. And parang may kakaiba, so I asked Kamil what is happening, pero hindi niya sinabi sa akin kung ano yung tunay na dahilan. Last 17 this month, that was Saturday. Usually kasi sa umaga, si Kamil yung unang nagigising. So, nakita ko siya, nakatayo siya, dala-dala niya yung backpack niya. So, tinanong ko siya, sabi ko, saan ka pupunta? Pero hindi siya sumagot noon, nilapitan niya lang ako. Sabi niya, I'll be going to somewhere. So, bumangon ako agad, kala ko aalis kaming dalawa, pero sabi niya mag-isa lang siyang aalis. During that time, napaiyak ako. I was just worried, guys. Alam niyo naman yung panahon ngayon, hindi na ganun ka-safe. And minsan, ang mundo nakakatakot. Hindi pa rin siya nagpapigil. Nung araw na yon, umalis din siya. Kahit anong pilit kong tanong, saan ka pupunta, ang sagot niya lang minsan sa akin, I need to secure something for our future. During that time, hindi ko talaga maintindihan kung anong ibig sabihin nun. Kasi I was like, what do you need to secure? Okay naman tayo. That night, tumawag ako sa Pampanga sa family ko. So, nakausap ko yung mama ko, kinumusta ko sila. And sinabi ko na Kamil is not here. Hindi ko alam kung nasan siya. Hindi ko alam kung saan siya pumunta, sinong kasama niya. And yung mama ko kasi medyo may pagka-overacting yun minsan. And I was like expecting na sasabihin niya na, hala, sino kasama nun? Baka saan pumunta yun? Baka anong mangyari doon? But no. Pagkakaalala ko, sabi niya lang, saan pumunta? Ay, hayaan mo lang yun. Baka may pinuntahan lang. Babalik din yun. I was so lonely, guys. Ako lang mag-isa sa bahay. Hindi ko alam kung sinong kakausapin. So, tinatry ko silang tawagan ulit around 9 PM. Pero hindi na sila sumasagot. Si Kamil naman, hindi na nagre-reply sa mga messages ko. Kaya pala, Kamil traveled from Puerto Galera to Pampanga. Kinuntsaba niya na yung kapatid ko. Sinabi niya na uuwi siya doon, pero siya lang mag-isa. And never nasabihin sa akin about sa plano niya. Kamil invited them for a dinner. Doon niya na sinabi sa mama at papa ko na I pack everything in Poland and move here in the Philippines because I wanted to know Racquel better. Yun, doon na siya nag-propose una sa mama at papa ko. I'm very pleased and grateful that Kamil did that. Kahit hindi ko siya diniktahan na Kamil, ito dapat yung gawin natin. Kuhan niya, dapat magpaalam muna tayo sa parents ko if gusto na talaga nating magpakasal. And you know guys, I understand that they have their own culture. Ginawa niya yun ng buong pusa. He considered my parents first, which I really amazed. Lalo na yung nanay at tatay ko, na-impress talaga sila kay Kamil. Kasi hindi nila in-expect na gagawin ni Kamil yun. The next day, Sunday, bumalik na si Kamil from his travel daw. And ganun pa din yung ginawa ko. I'm trying na kulitin siya kung saan ka ba galing, sino kasama mo, anong ginawa mo.
pero wala akong nakuhang sagot. Lagi niya lang sinasabi, sasabihin ko sa'yo sa tamang panahon. Umaaldab din siya. Kinalunisan, ako naman yung lumuwas pa Pampanga kasi kailangan ko mag-renew ng lisensya. I stay there from Monday to Thursday. May mga times na tinatry ko ding hulihin sila kasi feeling ko wala namang ibang pupuntahan si Kamil. Either kay Mama Joey lang, yung friend namin dito sa Puerto Galera or sa Pampanga. Wala akong nakuhang kahit anong ebidensya, guys. They are all good in acting, especially yung tatay ko. Friday, bumalik ako ng Puerto Galera. Sinundo niya ako sa Maypier. Nung nakita ko siya, nagulat ako kasi puno siya ng gasgas dito sa may left elbow, sa may tagiliran, at saka sa may binte. So, tinanong ko siya, sabi ko, na paano yan? Sabi niya, he had an accident because he went to Calapan. And I was like, wow, anong kailangan mong gawin sa Calapan? Imagine guys, ang layo ng Calapan from here to Puerto Galera to Calapan is like 2 hours riding by motorbike. Kaya pala pumunta siya doon, it's because he wanted to buy those food and things na gagamitin niya sa wedding proposal. Niningitian niya lang ako. So, that moment, medyo nainis na ako ng konti. Feeling ko, are we still partner? Why is it you're trying to hide something on me? So, sabi niya sa akin, okay, after my work, we will be having a dinner. Just take a rest first at 6 p.m. Start to prepare and before 7, we will be going out. So, ayun na, bandang 6, maagang nag-prepare ang lola nyo. Tapos, una niya akong pinalabas. Sabi niya sa akin, kuha niya, follow those stickers on the wall. So, makita ko sa hagdan, yung madilim pa nga nun, pero mga kandilang naka-prepare dun sa hagdan. Until na-reach ko yung rooftop, pagdating ko doon guys, super nagulat ako guys kasi yung rooftop puno ng kandila. Super romantic niya dahil nga elevated kami. Overview nun, yung Karatig Island, like Batangas, makikita mo yung Batangas Pier, then yung mga ilaw-ilaw doon, then yung sandbar, the lighthouse, and I was like, oh my god, ito na ba yun? Nakabahan ako ng mga panahon na yon. Tapos, doon pala sa gitna ng rooftop, merong ano, dinner table, good for two, na siya ang lahat nag-prepare noon. Medyo na-confuse ako ng konti kasi sabi ko, oh my god, anong kakainin namin? Hindi ako nagluto, hindi siya nagluto. Alala ko, meron siyang nilutong ginisang ampalaya. At sabi ko, siguro pwede na yon. Maya-maya, umakyat si Kamil, may daladalang dalawang plato na may food, may salmon, may potato, at saka salad yata yon. So, bumaba siya uli, may kinuha siyang bowl. Tapos sabi ko sa kanya, ano naman yan? Sabi niya, tingnan mo yan mamaya. Kumain muna kami, nag-usap kami. I was so impressed guys about the preparation kasi wala talaga akong idea na nagluto na pala siya, may ginawa siya sa rooftop. After namin kumain, sabi niya, okay, kuha niya. This is the moment. Tingnan ko daw kung ano yung nasa bowl. And there, you will get the answer where I was last time. Dahan-dahan ko siyang tinignan, dahan-dahan kong binuksan yung bowl. Pagkita ko, nakita ko yung picture ng family ko. Binerify ko kung dun ka ba galing last week. And sabi niya, yes. So I asked him, bakit hindi mo ko sinama? Alam mo naman na, di ba nung Monday, umuwi ako doon, ba't hindi ka na lang sumabay sa akin para dalawa tayo? Tumayo siya, hinila niya ako, nilagyan niya ako ng blindfold. Tapos tinanong niya ako, may nakikita ka ba? Sabi ko, wala. Sabi niya, okay, you may now remove it. Nung tinanggal ko, nakita ko siya, nakaluhod na siya guys. Meron siyang hawak na sing-sing. And that moment, napaka-emotional guys. I was crying. He was crying as well. Hindi ko alam na ganun yung magiging proposal. After niya sinote sa akin si Sing-Seng, nagyakapan kami. Ayun, umiiyak pa rin kaming pareho. Naalala ko nung moment na yon, nakapikit ako. And when I opened my eyes,
nakadiretso sa langit, nakita ko punong-puno ng stars, guys, nung gabing yon. And I was like, Kohania, look at the sky. It's full of stars. And it seems like they are also celebrating with us. For me, that night was so magical. So after noon, umupuli kami. Nag-usap kami about his preparation. At sabi niya, he was so stressed for the entire week. Good thing na umuwi ako ng Pampanga at nakaprepare siya ng maayos. He also showed me some of the photos nung family niya at saka family ko with their greetings. Maya-maya, dahil nasa rooftop nga kami, sa may bandang likuran ko, sa may sandbar yata yun. If I'm not mistaken, may nagpipiesta nung araw na yon. Biglang nagka-fireworks. So, even though it's not part of his wedding proposal, that night was so romantic na lahat umayon according to his plan. I'm so grateful, guys, that God allowed Kamil and he gave Kamil an energy para magawa yung proposal na yon. Also, nagpapasalamat ako talaga sa family ko dahil tinanggap nila si Kamil. Then yung family ni Kamil, si Mamo, Natala, Zosha, Mati, they really welcomed me with an open arms kahit nung umpisa pa lang. So yes, ayun ang naging wedding proposal ni Kamil sa akin. Again, thank you guys for watching and I hope you enjoyed this video. See you guys next time. Bye!